good morning po, God's Day to all, kapamilya. Welcome na naman po sa ating daily devotion. Na-miss ko po kayong lahat. And syempre po, magte-thank you po ako sa lahat ng sumalo sa akin. Alam ko po na there is no accident sa Panginoon. At alam ko po na lahat po tayo na nakinig last week ay na-bless sa mga mensahe from Ma'am Che, Ma'am Josefa, Ma'am Jazz, and si kay Ate Ems. So today, andito na naman po ang inyong lingkod. Katulad nga po, may hugot pa na sabi nga, as be committed as a follower of Christ, kung saan po tayo tinawag. So before anything else, pray lang po tayo saglit. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw-araw na nandyan po kayo at handa nyo po kami pagsabihan, yung message nyo po. Lord, kayo po ang mag-speak sa amin ngayong araw na to. At patnubayan nyo po kami na maging handa at maging klaro po nawa sa aming pag-iisip ang inyong mensahe. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po, ang title po ng ating devotion today is Spirit Fruit Expression. Nung binasa ko po, ano kaya yun? Eh, connected po pala ito about songs. Kung isipin po natin, hindi po paminsan-minsan, most of the time, pagka yun pinapakinggan po natin na kanta, eh, malaki po ang apekto niyan sa ating pag-iisip, sa ating sinasabi, sa ating ano pa, sa ating reaction. Kaya po pagka nakikinig ka ng mga mellow music, parang relax na relax ka rin. Pero pag ang mga pinapakinggan mo yung mga rebellious song, para bang nagagawa mo rin yung mga bagay-bagay na yon. Bakit po ito ang ating topic for today? Music. Naks. Okay. So kasi po, ang verse po natin is taken from Ephesians chapter 5 verse 19. Sabi po niya doon, it's command. Sabi niya, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Connected po kasi itong verse na to sa ating Bible reading for today. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 25. Ang haba po nun. Pero po, ang ganda ng story nun. It is all about King Jehoshaphat na nag-stand para sa Israel. Hari po siya noon. E ngayon, inambunan po siya, pinagsama-sama po yung mga Moabites, Ammonites, tsaka Meunites. Tatlo sila nagsama-sama para kalabanin si Jehoshaphat, kalabanin ang Israel, ang Jerusalem at Judah noong mga time na yun. So si King Jehoshaphat, tatlo-tatlo ba naman sila eh, di talagang, parang tingin niya wala na siyang magagawa, matatalo sila. So ano daw ginawa nila? Eh number one na ginawa po nila, eh nag-order po siya ng fasting. Yan, nag-fast ang mga tao sa Judah and Jerusalem. Pangalawa, as a leader, nag-stand siya to pray for everyone. At doon po makikita po natin na kung paano siya magdasal, na sinasabi niya, Lord, diba ikaw yung Diyos na nasa langit? Sabi niya, you rule over the kingdoms of all the nations. Power and might are in your hands, and no one can withstand you. So yun yung faith na meron siya sa Panginoon. So unang-una, nag-fast sila, seeking God's presence in their midst. Kung anong gagawin niya, siguro hindi na nila ang gagawin nila. Ay, katulad din po tayo, may mga moments tayo na ganun, hindi na natin alam gagawin natin sa problema natin. O pinagkakaisahan ka, ganun. Kung ano-ano sinasabi, o may binabalak silang hindi maganda sa'yo. So, anong gagawin? Sabi, you pray, you fast, you pray. At pagkatapos yung prayer po dito, makikita natin na mula sa puso ng isang leader ng Judah and Jerusalem. Sabi niya, diba po,
sabi niyo, ito yung lupa na binigay ninyo sa descendant. Sabi niya, you are our God. Did you not drive our inhabitants of this land before your people of Israel and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? Diba, Lord, binigay mo na to sa amin? Yun sabi niya. They have lived in it and have built it in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. So yun yung faith na meron si Jehoshaphat, at pinaniniwalaan niya, pangako mo to, Lord, ibinigay niyo na to sa amin eh. So pagkatapos siya nag-pray, meron pa po siyang mga sinabi dun. Pero nakakatuwa na dito yung sinasabi niya, nagsusumbong pa siya. Ganito yung mga ginawa namin sa kanila, pagkatapos yan ang gagawin nila sa amin ngayon, Lord. Pwede pala magsumbong sa Panginoon. Kaya ano pa, see how they are repaying us by coming to drive us out of the possession that you gave us as an inheritance. Ito yung pamana ninyo sa akin, Lord, pero pinapalis nila kami dito. Bakit sila ganun? God, sabi niya, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Ibig sabihin ni King Joseph, at kailangan ko kay Lord, di ko kaya to. We do not know what to do, but our eyes are upon you. Di ba mo ang gandang tingnan na pagka may talagang yung mga problema na mabibigat, haharapin mo, pwede kang magsumbong sa Panginoon, pwede kang maglabas ng sama ng loob mo sa Kanya, humingi ng tulong sa Kanya, pero sa laban na yon, ang nasa isip mo kung sino ang Diyos, but our eyes are fixed on you, the ruler of heaven and earth, the powerful and mighty, who holds everything in His hand. Kaya po pa may problema tayo ganun. Eh, anong story ngayon? Bakit naging ganun yun sa songs and hymns? So, nakakatuwa po eh. Biglang merong pinadala si Lord na mensahe. Sabi ni Lord sa kanila, do not be afraid or discouraged because of this vast army, kahit anong dami nila, sabi niya. For the battle is not yours, but God's. Yan po. Tandaan niyo po bilang mga anak ng Diyos, ang battle po natin, huwag po kayo matakot dahil this battle is not ours, it is God's. Alam niyo, nakaka-excite kung anong gagawin ng Panginoon. Paano niya ipoprove yung sarili niya na siya talaga yung Diyos na natin sa mga problema na hinaharap natin. Kung paano niya tayo itatayo, paano niya tayo ililift up. Maghintay-hintay po. So, ano nangyari? So, nung natapos po yun, alam niyo po bang inutos ni King Jehoshaphat? Nagpaano siya ng ano, nag-worship sila, nag-praise sila kay Lord. So, yun po, no? Pag may problema, una, nag-fast sila, pangalawa, nag-praise sila, kinilala nila kung sino ang Diyos, at yun ang pinapaniwalaan nila, yung pinaniwalaan nila na si Lord ang magtatanggol sa kanila kahit na hindi namin kaya, Lord. At pangatlo, nung natapos na sila magpray, doon na makikita yung peace na nasa heart nila. Nag-praise and worship na lang sila kay Lord. Kafocus na lang sila kay Lord. Lord, bahala ka na. Kakanta na lang ako. Kaya po, dadaanin mo na lang sa kanta lahat ng mga problema na humarap habang you're doing something, trusting God, sing for Him, mga kapamilya. So, yun po yung inaano ni Lord na message niya, no? Tapos, sabi niya, and give thanks to the Lord. Nagte-thank you na sila agad. Alam niyo, habang ginagawa nila yun, ang nangyari doon sa tatlo na aambush sa kanya o pagtutulungan siya, sila nag-away. Tapos, nung pumunta na sila doon,
wala na, patay na silang lahat. Tapos, ano nangyari? Lahat ng mga gamit doon, naku, tatlong araw po silang hirap na pinagkukuha. Tingnan nyo, may bonus pa si Lord. Bayaan mo yung mga yan. Huwag kang mag-focus ka sa akin, ang sabi ng Panginoon. Mag-focus tayo kay Lord. Sa lahat ng problema na hinaharap natin, mag-focus lang tayo kay Lord. Sing to Him. Praise Him. Give thanks to God. Yun po yun. At alam nyo po ba na sobrang dami mga naiwan na plunder sa kanila na kinukuha na lang nila at walang kahirap-hirap kasi wala na yung mga kalaban nila. Si Lord na nauna sa kanila. God will fight for our battles. Kaya po yun. Nung sabi niya pa nga dito, nakakatuwa eh. The fear of God at pag hindi lang po nagtapos doon. Alam niyo po ba na nalaman niyo ng maraming tao at nakita nila na natakot sila sa Diyos. The fear of God came upon all the kingdoms of all the countries when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. Alam niyo po, hindi pa po ba nanginginig yung mga ibang tao sa kwento ng buhay yung kung gaano kalakas o gaano kalakas ang Diyos na meron tayo? Ito po, nanginig sila o. Ako, yung God niyan, huwag mong kakantiin yan kasi kakaiba yung God niyan. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace for his God has given him rest on every side. So yun po. Yun po yung ways bilang isang leader o bilang humaharap sa mga problema. Ano ba yung mga gagawin natin, di ba? Pero sabi na nga, dadaanin ko na lang sa kanta, dadaanin ko na lang sa tawa ang lahat, pati na ang problema. Okay, so ayan, kumanta pa tayo, bonggang-bongga. So sabi niya, singing has been called the spiritual barometer of our society. Ano ba yung kinakanta mo, kapamilya? Para ba sa Panginoon yan? Nakikita daw po yung spiritual side natin sa mga bagay na kinakanta natin. It is, sabi niya nga, it is the spirit fruit expression. Makita mo kung hopeful yung tao, kung in love siya, kung siya ay nawawala na ng pag-asa. Sa mga kanta na kinakanta, it is man's most beautiful form of adoration. Kanino ko po ba natutunan yun na sabi niya na kapag po tayo kumakanta sa Diyos, times two po yun sa prayers na sinasabi natin kay Lord, yung kanta daw natin, times two yun. Times two na kumbaga, pag napapakinggan ng Panginoon, siguro kahit sino naman po, di ba, pagka, anong gusto mo marinig yung, Lord, tulungan mo naman kami, o di kaya, kinakanta mo na lang na yung mga kanta na nagtitiwala ka sa Kanya. Yun. Our songs will convey our experience. So, yan po. Sabi siguro ng Panginoon, kapamilya, nakikita ni Lord kung ano ang pinagdadaanan natin. Nakikita niya yung lahat. Pero as Christ-committed Christians, gayahin po natin si King Jehoshaphat at ang mga taga-Israel kung paano nila harapin ang bawat problema sa buhay nila. Kinakanta nila, kapamilya. Kaya po, huwag kayo mahiya. Dahil ang Panginoon naghahantay ng pasasalamat, ng pagtitiwala sa Kanya. Lalo na yung pag-awit natin sa Panginoon. Kaya po, siguro sabi ni Lord, sasama kita anak, saan pinaka natutunan ko po dito yung sabi niya na but our eyes are fixed on you. Fix our eyes on Jesus alone. At magiging okay na rin po ang lahat. Hindi, magiging okay ang lahat. Dahil sa huli, makikita natin kung paano gagalaw at kikilos ang Panginoon.
Ayan po mga pamilya, so yan po ang ating devotion for today. Pray na po tayo. Lord, maraming salamat po. Alam po namin nakikita niyo bawat isa sa amin. Hindi naman po kami mawawalan ng problema, Lord, kasi buhay pa kami, di ba? Pero isa lang po, yung pinapaalala niyo na this battle is not ours, it is yours. Help us, Lord, to trust you. Help us, Lord, na kaysa magmukmuk kami at kung ano-ano gawin namin, tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo, to have peace in our hearts, and to trust you, Lord God, as we do the things, Lord, na gusto niyong gawin namin. And that is to thank you, to praise you, and to worship you, Lord, every day of our lives. And we will see that you are the God who is in control, who is sovereign, na you will have the ways, Lord God, that we will be victorious. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!